Okay guys, apit lang po tayo. Dahil bihira lang kasi ako makapanood sa mansion dahil po sa ating kalagayan. So, ito guys, mag-apit lang po ako sa kaganapan ni Hermano Francis Leo Marcos. At tawagin natin sa, siyempre, Hermano, pili si Daddy's. Doc Francis Leo Marcos, PhD. So, ito po ang kanyang natanggap na natapos na kurso ba yun? So, pasensya muna kayo guys dahil hindi man tayo profesional. Pero, yun lang nga. Gusto ko lang batiyon si Hermano Francis Leo Marcos. Pilis si Daddy's Hermano. Congratulations. So, guys, hindi po natin itatago na kaya po isa na nandito ako sa YouTube. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako YouTuber, kundi nakita ko lang si Hermano nung panahon sa pandemya na lumabas siya at tumulong sa mga tao, mga mas nangangailangan. Kaya po ako ay yan po ang dahilan na nandito ako sa YT. Hindi man ako professional na YouTuber. Wala nga tayong alam dyan. Pero, yun lang nga. Naglakas loob pa tayo na magkaroon ng channel. Dahil sa ginawang kabutihan ni Hermano Epilem sa panahon ng pandemya. At lalo na yung panahon na iniipit siya. Kaya po, tayo po nanatili na rin suporto sa kanya. At hindi po natin itatago, marami pong mga FLM supporters na may mga channel na kanya-kanya silang gumawa ng humanitarian dedicated to Francis Leo Marcos. Which is, yun nga, nagiging silent na lang sila dahil sa mga pangyayari na hindi masabi natin hindi nagkaunawaan at karapatan nila na mag-silent supporter sila. So ito po guys ang yung lingkod si Gopi Steward. Ay nanatili po kahit po anong mga pagsubok. Dahil yun, abot sa ating mga kaya. Matuloy natin ang pagsuporta ni Hermano Francis Leo Marcos. So, araw-araw tayo nagdasal. Hindi po tayo binigo sa ating may kapal. Na yun, ito nga si Hermano FLM ay makalabas na at patuloy-tuloy ng kanyang kalayaan. No? Ang kanyang kalayaan ay maliwanag pa sa sikat ng araw. So ito lang po guys, mag-update lang po tayo. No? At yun nga, sabi ko nga sa inyo, ito ang kaganapan ng isang araw na naging humanitarian doon sa isang lugar. So ito guys, ito ngayon po natin at pakinggan po natin na si Anak Limor, no? Sa live nung nakarang araw. Sound check. 1, 2. Okay guys, nang dahil din sa CMID Esperanza Foundation INC kay Ma'am Chilitita, natiling isa sa haligi na nagsuporta kay Hermano Epilem at lalo na kay Siodong Batalan sa FFCI Worldwide at sa lahat ng mga chapter sa buong mundo, mga FFCI chapter. Saludo po ko sa inyong lahat. So, yan po guys ang dahilan na upang ang ating pandemic hero ay may lakas ng loob. Dahil nakikita niya ang mga nagmamahal sa kanya na nagbigay ng sigla at kumbaga pag-asa, no? Na sa ating pinagdasal na si Hermano ay malampasan niya ang lahat ng mga pagsubok. So ito ngayon guys,
Muli, ako po ay magpasalamat sa mga FLM supporters, FLM family, at yes, of course, kay Ma'am Chili Tita, Sir Dong Matalan, Ma'am Ibilin, Anak Limor, Anak Jansi, at yes, Samira Aguilar, Sani Aguilar, at sa lahat ng mga matigas na mga vloggers, no? Sila Tisha Barrera, Karikawa News TV, Askalupit, so yung iba pa. So saludo po ko sa inyong lahat. Okay guys, ito po itong hayaan natin guys, pakinggan po natin ang ito diniritso ko na lang yung si Ma'am Chili Tita ng salita, okay? So ito guys. Isang sulat lang upload sa agad. No? Sino ang malakas dito? No? Kayong lahat, kamo daw tanan. Ang sabi nila, siga daw si Francis Leo Marcos dito sa Isabela. Ang sabi nila, malawang daw ang masain niya dito. No? Nakita ko lang yung vlog before na land grabber daw siya. Pero dumating ako last October dito, nakita ko talaga at nakausap ko si Colonel Tulin. Malaki pala. Totoo pala yung sa kanya yung lupa. At nakita ko rin sa titulo na ang pangalan ang doon. Ibig sabihin, take news yung sinasalakarapan.